by the decorations and the color of the vestments, we know that we are opening another season for the church, and it is called Advent. Advent is a time for preparation, at dahil tayo ay naghahanda, kailangan balikan natin yung ating pinagmulan. Ang panawagan po ng Adviento ay pagbabago. Sa Ebanghelyo, pagbabago mula sa katamaran upang maging palaging gising. Katamaran, panlalamig, at pagbabago na laging nagbabantay at palaging nakamulat. Ang December 2021 ay hindi na natin maaaring i-disconnect sa May 2022. Sapagkat kahit hindi pa panahon ng kampanya, ay ramdam na natin yung sino ang gustong tumakbo, sino ang maglalabanan. Ang pakiusap po, mga minamahal kong kapatid, sa paghahanda natin sa loob ng 9 na buwan para sa pagboto bilang Pilipino, ay sana bumoto tayo parang ito na ang huling boto ko. Parang sa susunod na eleksyon, patay na ako. Sana bumoto ka na ito lang ang kaisa-isang pagkakataong boboto ka at napakahalaga. Sana bumoto ka katulad ng mga kabataan, kauna-unahang boboto, excited kasi first time. You vote in May 2022 as if it is your last time to vote, and do it well. As if it is your first time to vote, think about it. As if it is your only time to vote, and therefore value it. As it is with Advent, so it is with our elections. Kailangan natin ng pagbabago. Paumanhin po, ang salita ng Griego ay metanoia. At ang ibig sabihin ng metanoia, kung marunong kayo ng geometry, ay turning from 0 to 180. Ibig sabihin, from 0 to the exact opposite. Hindi 360 kasi babalik sa pinanggalingan, kundi the exact opposite, yon ang kailangang pagbabago. Ano ang pagbabago na kailangan natin sa pagboto bilang Pilipino? Sana maliwanag sa inyo na napakahalaga nito para sa atin bilang bansa. Ang unang dapat nating tandaan sa ating pagboto ay magbago tayo, sapagkat hindi tayo miron. Tayo ay boss. Ibig sabihin ng miron, nadadala na lamang sa sigawan, sa sabungan. Ibig sabihin ng miron, nakikisigaw na lamang sa basketball. Pero hindi tayo miron. Tayo ang bida. Tayo ang player. Hindi tayo tagahanga. Hindi tayo tagapanood. Kaya, sa panahon ng eleksyon, kailangan natin ng conversion. At ang conversion, nangangailangan from being tagahanga to being bida. From being miron to being the player. At ipag-isip-isip natin na ang sino mang tumatakbo sa eleksyon ay susweldo ng taxes na binabayad natin. Ibig sabihin, ang iboboto natin ay mga empleyado natin, at tayo ang kanilang boss. At kailangan nating baguhin ang ating pananaw na sila ang nasusunod, sapagkat ang dapat na pananaw, ang taong bayan ay hindi miron, at ang botante ay hindi fans club. Tayo ay bida, tayo ang boss.
Ang pangalawang dapat nating pagbaguhan, hindi lamang simula Meron papuntang Bida, ay kailangan nating isaalang-alang na kailangan tayong magbago simula dun sa siya yung gusto ko, hindi yung gusto ko ang mahalaga. Ang mas mahalaga, siya yung pinag-isipan ko. Siya yung pinag-aralan ko. Siya yung inimbestigahan ko. Kung totoo ba yung sinasabi at ano ba ang kanyang ipinapangako. Kapag kayo ay mag-aasawa, pakakasalan mo lang ba yung crush? Hindi ba kaya mayroong ligawan at mayroong engagement? Kasi kinikilala, kinikilatis para tiyak sa desisyon. Ganon din po ang eleksyon. Huwag bumoto sa crush. Huwag iboto ang gusto. Ang iboto ay yung pinag-isipan, yung pinag-aralan, yung inimbestigahan. Kaya nga mayroon tayong panahon na 6 na buwan para mag-aral. Hindi pa siguro itong panahon para sabihing para sa kanya ako o para sa kanya ako. Sapagkat ito ay panahon ng ligawan, ng pagpapakilala, ng pag-iimbestiga. At sana mayroon tayong hinahawakang inimbestigahan, inaral, siniyasat bago tayo gumusto. Huwag basta gusto, huwag basta crush, huwag basta sikat, huwag basta gwapo. Mag-aral, mag-isip, mag-imbestiga. Ang pangatlong conversion na kailangan nating tanggapin ay pinasikat ito nitong mga nakaraang 5 taon. Ang tanong ay, ano ba ang ibibigay mo sa akin? Ano ang ambag para sa akin? Ano ang kita ko dyan? Kung gimmick yan, ano ang balik niyan sa akin? Kailangan nating baguhin ang ating pananaw sapagkat sa halip na magtanong, ano ang ambag mo para sa akin? Ang dapat nating itanong ay, ano ang ambag natin para sa bayan? Sapagkat ang tunay na Pilipino, hindi tagahintay ng ambag. Ang tunay na Pilipino ay nagbibigay. Ang tunay na Pilipino, ang tunay na Pilipinong Kristiyano ay hindi naghihintay ng tatanggapin, kundi naghahanap paano ako makapagbibigay. Kailangan natin ng conversion. Kung kailangan natin ng pagbabago pagkatapos ng eleksyon, ang pagbabagong yun ay magsisimula sa pamamagitan ng ating pagbabago ngayon. Magbago na tayo ng pananaw. Hindi ka Meron, bida ka. Magbago tayo ng pananaw. Hindi ka tagahanga. Ikaw ang star player. Magbago tayo ng pananaw, hindi tungkol sa ambag na matatanggap mo, kundi ambag na ibibigay mo. Magbago tayo ng pananaw, sapagkat sa pagbabago lamang na magsisimula sa atin, doon natin makikita ang pagbabagong pangarap natin.